Welcome back sa YouTube channel natin mga kaibon. Kumusta kayong lahat? So, sa video na to, ang pag-uusapan natin kung paano ba natin mapapaamo yung mga alaga natin na mga maiilap. So, meron kasing mga ibon talaga na sobrang ilap. Medyo mahirap yung ganon dahil lalo na kung nagpapakain tayo, lipad ng lipad, so natataranta, hindi malaman ang gagawin sa sobrang kailapan. So paano ba natin sila mapapaamo? Magbibigay lang tayo ng konting idea, konting tips base lang din to sa experience natin at sa ginagawa natin. So yun lang ang maibibigay kong tips, yung mga ginagawa ko. Bago tayo magsimula, magsha-shoutout muna tayo mga kaibon. Shoutout muna tayo. Shoutout dito kay kaibon na Louis Sangke. Shoutout sa iyo, happy birthday kaibon. At dito kay Edmond Torres, shoutout sa iyo sir, happy birthday. At dito kay Iban na Sakdalan, happy birthday sa iyo. God bless. At dito kay Ibon Natex TV, shoutout sa iyo kaibon, happy birthday. Kay Birds ni Renz, happy birthday, salamat sa panonood. Kay Randy Ray Rayco, salamat sa panonood, shoutout sa iyo. Kay William Vicente ng Kamiling Tarlac, happy birthday, shoutout sa iyo sir. Kay Alex Chua TV, shoutout sa iyo sir, happy birthday, salamat sa panonood. Kay Dennis Corpus, shoutout sa iyo, happy birthday, salamat sa panonood. At dito sa Munting Kasiyahan ng Davao, shoutout sa iyo, salamat sa panonood. Thank you. Salamat sa inyong lahat, happy birthday mga kaibon. Kumusta kayong lahat? Welcome back again sa YouTube channel natin. Sa video na to, ang pag-uusapan natin tungkol dito sa maiilap na ibon, kung paano ba natin sila mapapaamo. Dahil mahalaga ang maamong ibon, dahil kapag halimbawa nagbe-breed or nagme-mate sila, mahalaga yung sanay sa tao na kahit maabutan natin na nagme-mate, hindi sila kakalas. So mahalaga yon, lalo na yung mga ibon na may ilap. Kung maoobserbahan ninyo, halos hindi yung tumutukan ng pagkain kapag nakikita kayo yung mga may ilap na ibon. Naobserbahan nyo rin yan siguro. So delikado kapag hindi sila nagtutuka na nandiyan ka, nakikita ng tao, hindi sila nagtutuka, delikado. Dahil kapag may inakay na, so hindi sila tutuka, walang susubo doon sa mga inakay. So may chance na mamatay yung mga inakay dahil lang sa sobrang ilap niya, hindi na niya susubuan. So yun nakakalungkot na pangyayari. Kaya ang kailangan, yung tiwala ng ibon, ibalik natin. Yung tiwala nila sa atin, dapat maibalik natin. So kailangan hindi yung ilap nila, mapaamo natin uli para at least maging successful yung pagbe-breed nila. So ang may i-share ko dito, ang may ibibigay kong tips base lang din sa experience ko. Ang ibibigay kong tips kung paano natin sila mapapaamo. So yun ang gagawin natin na tips na ibibigay. Ang una kasing ginagawa natin dyan kapag mailap yung ibon, dandahan tayong magbubukas ng pinto kapag magbibigay tayo ng pagkain. So hindi sila maaalog, kasi pag naalog yan, ako po, lilipad at lilipad yan. So kapag magbibigay ka ng pagkain, dandahan lang, hindi sila maaalog, hindi sila magagalaw. So pag naalog kasi yan, lilipad-lipad, mas lalong madadagdagan. First day pa lang siguro, baka takot na agad sa iyo. So dapat ganun ang gawin natin, dandahan lang. Pangalawa, bigyan mo sila ng gulay. Obserbahan mo kapag binigyan mo ng gulay, hindi siya lumipad, hindi siya naging wild yan sa loob ng cage, nangangahulugan, magandang sinyalis yan. Bigyan mo ng gulay 4 times a week.
So para mabalik yung tiwala sa iyo. So yan ang gagawin natin. Pang tatlo, dahil halimbawa hindi pa rin siya bumalik sa dati, mailap pa rin. Ano ba ang dapat nating gawin na dahil kahit ginawa na natin yung pangalawa, pauna, pangalawa, ganun pa rin. Mailap pa rin siya. Ang gagawin na natin diyan, gutumin na natin. Halimbawa, bibigay tayo ng pagkain sa umaga, dahil dati umaga tayo bibigay, gawin natin tanghali. Yung wala talaga silang laman yung ano nila, crop. Magutom talaga sila. Dahil kapag gutom yan, dahan-dahan yan. Di yan na magwa-wild. Dahil nag-aabang yan ng ibibigay mong pagkain. Dahil alam niya na nagbibigay ka sa kanila ng pagkain. So, hindi yan maglilipad-lipad. So kapag ganun ang naging senaryo, magandang sinyalis yan. Dahil alam na niya na ikaw ang nagbibigay sa kanya ng source ng pagkain, ikaw ang nagbibigay sa kanila ng source ng pagkain, hindi ka balakid sa kanila, hindi ka na lang kakatakutan. Kumbaga, inaabangan ka na niyan kapag magbibigay ka ng pagkain, hindi na yan magwa-wild. So ganyan ang gagawin natin. Ganyan ang ginagawa ko, ginugutom ko. So kapag gutom kasi yan, parang naghahanap ng pagkain. So kapag bigay mo, aakma yan na talagang hindi na ililipad, parang lalapit dahil gutom na. So ganyan ang pangatlo natin gagawin kapag hindi pa rin nawala yung ilap. Ang apat na gagawin natin kapag mailap pa rin. So halimbawa mailap pa rin, ano? Hindi pa rin nagbago. Ang gagawin natin, hulihin natin sila sa gabi. Kapag hinuli mo yan sa gabi, dapat may lagayan kang ganito na carrier. Sa gabi natin sila hinuhuli. Bakit gabi? Dahil kapag gabi, hindi yan lilipad-lipad sa gabi dahil hindi ka nakikita. So pagkahuli mo, ilagay mo rito. Kinaumagahan, ang gagawin mo, nilagay mo na rito, itatabi mong parang ganito. Ididikit mo malapit sa iyo, wala kang gagawin kundi obserbahan lang siya. Ganon ang ginagawa natin, na ididikit natin siya para at least yung tiwala niya maibalik na kahit na nandito tayo, wala tayong gagawin sa kanila. So ganyan ang gagawin natin. Pero kapag nandito na sa carrier cage, kapag nakatabi mo na ganito ang distansya niyo malapit, ilipad ng lipad yan. Halimbawa, lipad siya ng lipad, paliguan nyo po siya. Paliguan nyo yan, basahin nyo. Pagkapaligo nyo, itabi nyo uli yung ganito. So, ganyan ang gagawin nyo. Itabi nyo yung ganito. Habang nagpapatuyo yan dyan, nalalaman niya na wala kang ginagawa sa kanya kahit na magkatabi kayo. So, halimbawa, basa na siya, tuyo na siya, ibabalik na natin sa cage. Ibabalik natin sa cage siya ng dahan-dahan. Pag binalik natin siya sa cage ng dahan-dahan, kinakailangan yung cage niya walang tubig, walang painuman. Walang tubig doon, ay walang pakainan. So as in, wala talaga. Ibabalik lang natin siya. Walang pagkain doon, walang tubig. So pag nandoon na siya sa cage, dahan-dahan natin nilagay doon. Isang oras mahigit or isang oras lang. Walang pakainan, walang tubig. Hayaan lang natin siya doon. So makikita nyo ang magiging ugali niyan, magbabago. So wala siyang pakainan doon. Pagkatapos ng isang oras, bigyan nyo siya ng pagkain ng dahan-dahan. Tingnan nyo, medyo magbabago na ang ugali niya. Hindi na yan lilipad-lipad. Dahil nakatabi mo rito, wala ka namang ginawa sa kanya. Yung tiwala nung parang bumabalik sa'yo. Wala siyang pagkain ng binalik mo sa cage. Nangangahulugan, mag-aabang siya ng ibibigay mong pagkain. So mababawasan ang ilap niyan pag ganyan ang naging senaryo natin. Pero ito lang ang tatandaan natin. Huwag na natin na kung medyo nakuha na yung tiwala natin, huwag na natin bulabugin doon sa cage. Huwag ang pagbigay ng pagkain habang nagre-recover pa lang, dahan-dahan pa rin. Kasi kapag hindi dahan-dahan yung bigay mo doon ng pagkain, mabulabog uli. Nako, babalik uli yan sa dati. Kapag bumalik sa dati, nako po, delikado. Medyo magkakaroon ng real trauma. Baka hindi na magkaroon ng pagkakataon na maging maamo.
So dapat bulb na natin silang bubulabugin doon. Kung maaari, pwede natin silang ilagay sa medyo mataas na part kapag binalik na natin sa cage na galing sa ganitong senaryo na pinaliguan na naging katabi natin medyo matagal. So kapag balik natin sa cage, dapat nasa medyo mataas para at least hindi na sila gaanong mabubulabog. Pero kung wala naman, pwede naman sa cage. Basta ang paglagay lang ng pagkain uli, pagbukas ng ganitong pinto, dahan-dahan pa rin. So ganyan, sunod-sunod din muna yon. Kapag medyo maamo na, magbigay ka na ng gulay. Magbigay ka ng gulay minsan, tanghali mo na pakainin para at least inaabangan ka na niya. Dahil kung gutom na siya, tanghali na pakainin para inaabangan ka na ng pagkain niya para at least maging maamo. So ganoon na magiging routine mo. Dahan-dahan, magbigay ng pagkain, magbigay ka ng gulay, tawag po nito, gutumin mo. Pagka alas 8, alas 9, alas 10 mo nabigyan ng pagkain para inaabangan ka na niya. Pag maamo na, doon mo na agahan ang pagbigay ng pagkain. So hanggat hindi pa gaanong maamo, ganun ang gagawin mo. Magbigay ka ng gulay, dandaan ka magbukas nito, magbigay ka ng malunggay or pechay or kaya naman gutumin mo. Mag alas 8, alas 9 ka na magbigay ng pagkain. So ganun na ang gagawin mo para at least masanay na siya sa ganung routine. Dahil yun ang magiging paraan niyan para mapaamo mo siya. So kapag halimbawa maamo na siya, aagahan mo na yung pagbigay ng pagkain. So pero kung hanggat hindi pa siya nagiging maamo, medyo tanghaliin mo yung pagbigay ng pagkain para at least inaabangan kanya na may magbibigay sa kanya ng pagkain para yun tiwala niya bumalik sa iyo. Yung tiwala ng ibon, bumalik na sa'yo yung tiwala niya. So, ganun lang ang nagiging routine mo. So, yun lang. Sana nakuha ng mga newbie kung paano natin sila mapapaamo yung mga may ilap na ibon. Pero kung may mga proven na breeder ka na may ilap talaga, ang gagawin mo, kagaya ng vlog natin kahapon. Yung kahapon na vlog natin, pwede nyo balikan yun. Yung sa setup ng cage. Yung sa setup ng cage, pwede nyo yung balikan. Dahil doon, pinakita natin kung paano mag-setup sa mga may ilap na breeder. So, yun lang. Maraming salamat sa inyo lahat. Sana nakuha ng mga newbie kung paano natin mapapaamo ang mga may ilap nating alaga. So, yun lang. God bless sa ating lahat.